hindi po siya si Papa P o Daniel Padilla, pero sa barangay Talon 5, Las Piñas, kilalang kilala siya. Jose, 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 Jose! Siya si Minadro Leonardo Onanding, 67 taong gulang at tigit 3 dekada nang nangangalakal sa lugar. Kung hindi ka taga Moonwalk, lihiti mo na taga Moonwalk, hindi mo makikilala si Nanding. Dahil si Nanding, andito na yan, malilit pa kami. Talagang masipag na nangangalakal. Siya yung nangangalakal. Mga bote, mga cartoons, yung mga hindi na ginagamit ng mga tahanan. Sa kabila ng kanyang pangangalakal, hirap naman si Nanding sa pagkilos at pagsasalita dahilan sa kanyang cerebral palsy. Yung brain kasi natin yan eh, yung hindi niya control yung paggalaw ng katawan. Pero sa utak, okay ang utak niyan. Kwento ng kapatid ni Nanding na si Beth, 2 taon ito noong magkasakit, na nilaw din ang kanyang balat. Marami ng aparatong nilagay sa kanya. Kumbaga sa ano, namamatay na siya. Paralyzed, pinanata siya ng lola ko sa side ng tatay ko at sa side ng nanay ko. Kaya nagulat kami, nakalakad siya. Mula naman na makalakad, pangangalakal ang piniling hanap buhay ni Nanding para makatulong sa pamilya at naging ehersisyo na rin niya ito sa araw-araw. Ang gusto namin, huwag na siya magbuti sa Moonwalk. Ano, gusto niyo ba mawala ako dahil dito, nasa bahay lang ako. Siyempre, wala akong ginagawa. Manghihina ako. Kaya kahit trick ang araw, matyaga niyang nililibot ang buong barangay para sa mga kalakal. Ako, tumatanggap na ako ng SS, pero maliit lang yung natatanggap ko. Eh, umuupa kami ng bahay. Ngayon, ang binibigay niya sa akin, tulong sa pagkain, tapos yung tubig, tulong-tulong kami sa mga financial. Taong 2010, noong maging miyembro ng Person with Disability Association, si Nanding sa kanilang barangay. Ito ngayon sa amin, sinusubaybayan ko talaga dito yun noon kasi kumisan nabubuli nga ito ng mga bata hanggang nagkakaso pa ito na pinagbintangan na nagnakaw. Pinaliwan ko sa kanila na hindi niya kaya. Dahil sa tiyaga at sipag, siya naging kinatawan ng kanilang barangay noong 2014 para sa 11th Cerebral Palsy Awareness and Protection Week kung saan siya nabigyan ng pagkilala at plake. Bago umuwi, diretso muna si Nanding sa junk shop para ibenta ang mga kalakal, pero kaunti lamang ang kinita niya. Tino, kamay mo kamay. Lagay mo dito. 57. Noong araw na yon, rush hour at punuan ang mga sasakyan. Kaya kung siya ay mamamasahe pa, 12 piso ang makakalta sa kanyang kinita. Kaya iniatid na lang si Nanding pauwi sa kanilang bahay sa Bacoor, Cavite. Kaya nagpapasalamat din ako sa Moonwalk kasi dati kami nakatira doon. Nagtataka nga ako sa kanya kahit matindi ang init na kaya niya. Upang makabawas sa gastusin ng pamilya, naghandog din po ang inyong lingkod ng mga sako ng bigas at groceries. Nagpapasalamat ako na natupad na rin yung gusto niya. Na, ayan, pasalamat ka kay Sir Noli De Castro. Salamat po, ma'am. Salamat sa inyo. Oh, yung mga buong katawan niya tatamad-tamad. Ay tunay pong nakakahanga ang mga katulad ni Nanding na nagsisikap anuman ang kalagayan. Kaya marapat lamang na sila'y mabigyan po ng pantay na pagkilala sa ating lipunan.